pala tayo. So, isang pagpalang hapon po mga kapatid. So, yun. Okay. Yan po. Yan po ang talk ngayon. The Christian ideals, loving God and neighbor. So, brothers and sisters, before ko mag-start ng talk, yung na-receive ko po yung ano, yung invitation, titignan ko po yung ano, yung list ng mga speakers. So from top 1 to top number 8, lahat po sila ano, parang ano ba yung subok na sa ano, baga sanay na sila magsalita in public sa harap ng maraming tao, except sa isa, yung top number 4. Kasi you know, sa yung college ako mga kapatid, yung tipong ano, yung estudyante na ano, andun ng sarili, tahimik. Pag may reporting talaga ano na yung cramming na ba yung yan na naman hindi kayo mag-absent kahit 75 lang okay na yun sa akin basta mapasa lang ako yung ganong klaseng tipong ano tao. So but you know, pag hinawag ka ng Panginoong brothers and sisters, you need to fully surrender everything. Kung anong meron ka dapat don't say no, no dapat yes talaga in serving the Lord. So, yan po. Kilala ko mga dito, okay? And, I am Bruna Shred M. Alpa. Yung M ko ay Mustala. So, hindi po ako ano, Muslim. Yung name ko lang kasi, ang nagbigay ng name ko is isang Muslim. Isang tausog po yung ano, mother ko. So, kaya, walo po kami, puro lahat naman kami ay ano, Christian. Hindi kami sumunod sa ano, faith ng mother ko. But the difference, brothers and sisters, yung mother ko po ay sa, ano, parang naiiba siya sa lahat ng mga Muslim. Kasi she believed Jesus Christ is God. So unique yung mother ko. So yan po, yung photo yan na taken sa Pilipinas, sa Santo Niño, parish sa amin. 10 years ago po yan mga brothers and sisters. So medyo patapat-tapat. Short hair pa. So, pinasal po kami, June 24, 2004. May tatlong anak. Naris Faith, 18 years old. Naris Jaden, and may Rasael. Yung pangalawa namin, 7 years old. Tapos yung isa, 1 year and 10 months. So, may meaning po ang ano, pangalan ng aming mga anak. Naris Faith, very obvious naman faith, di ba? Parang destiny. Because we believe na yung boyfriend, girlfriend, baka mini sis, we are destined to be together. So, Jaden naman, because ano, malayo yung gap, di ba? Almost 11 years. So gusto namin lalaki naman. So we prayed, pinahandaan namin brothers and sisters. So pinahandaan namin, nagdasal kami kasama yung anak namin na yung siya pala yung isa. Gusto namin lalaki naman. So ibinigay ni Lord, kaya yung meaning niya is thankful. So we are very thankful to God. So yung isa naman, Azarel, it means ano, that time we are so very ano, parang daming trials. So kaya pinangalan namin sa Azarel, it means God's help. So yun po. So kami ay nag-graduate sa ano, sa CFC October 29, 2016. So yan po yung ano, aming pamilya, Alpha family. So hindi niyo po ano para medyo bata-bata pa pero may 18 years old po kami kasi maaga kami nagsimula ni sis. Yung kinasal kami 20 years old po, si sis naman 19. So alam niyo na, pag masyadong bata, talagang walang trabaho, lahat ng hirap doon. So that time, wala kaming ano kundi si Lord lang, yung parents namin. I can still remember brothers and sisters na yung kahit pangbili ng ano, yung banana cube yun, hindi namin kayang ano, may provide. So, yun, pray lang ng pray hanggang time na tinulungan ako ng parents ko, yung mga kapatid ko, nagpag-aaral ako ulit at nagbalik ako ng pag-aaral, 25 years old ako, brothers and sisters. Yan ako po yung engineering ko. That time si sis nag-review, naging certified nurse siya, nag-parol. Yun, basta hindi lang tayo so ko, just believe na andyan si Lord na to provide sa pangangailangan natin. So yun po. So
So, small recap lang po sa brothers and sisters sa previous talk, sa previous module natin yung talk number 1, which is God's love. Diba, sa talk number 1, sa book of generation, diba, we are, God's love creates, diba? So, we are created by God for His image and likeness. So, ibig sabihin, brothers and sisters, pinawa tayo ng Diyos, yung parang, yung imahe niya, diba, yung God the Father. Ano ba yung imahe ng God the Father, brothers and sisters? He is a loving God. Yung imahe ng ano, yung isang tunay na mapagmahal na ama, diba? So, pero, kahit na ano, we are created by God to His image and likeness, masyado tayong pasaway, kaya tayo ay ano, nagkasala. But kahit tayo nagkasala, brothers and sisters, pinadala niya yung anak niya. Diba? Pinadala niya yung anak niya to save us. Yan yung sinasabi natin na God's love saves. Bago pumunta ang Panginoon sa langit, bago siya bumalik, pinadala niya yung Holy Spirit niya. Yan yung ano, yan yung time na sinisibrate natin ng Pentecost. Yung na-receive ng mga apostles, yung Holy Spirit. Yung talk number 2 naman is yung who is Jesus Christ. Diba? Sa talk number 2, diba, nakilala natin ng lubusan kung sino si Jesus sa ating buhay. And we believe now, brothers and sisters, that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Our Savior, our Creator, and our Redeemer. Sa talk number 3, yung kamangruhian, yung repentance and faith, brothers and sisters. That talk, sabi nga doon na we need to fully surrender ourselves to God. Umaga 180 degrees, brothers and sisters. From left side to right side, that is 180 degrees kung sa engineering pa. Na, no? So, from wrongdoings, we need to turn 180 degrees, brothers. So, we have a small group activity muna sa ano, sa pag-start ng talk ko. May mga ano, brothers and sisters na pictures na slide. And then, we need to ask sa ating sarili na, what would a Christian do? Kung sa scenario na ganito, ano ba yung feelings natin? Ano ba yung actions natin na ano? So, please from one of you sa mga participants kung ano ba yung ano, pag may nakita kayong ganyan sa sana no, head sa feed them. I think mas maganda siguro sa mga participants. sorry anda kami kalimutan ko yan pala yung nasa ako. Sabi nila, ladies first daw, pero baka tayong mapagalitan na siya sa mga yung mga brother mo na. Si Pro Kenneth yung anong kilala ko lang dito eh. Diba si ano? Si Pro ano, Aldrin. Pro. If we cannot help them, at least we don't try to hurt them. Okay. Si Pro ano? Moses. Galing pa alam mo? Pro Moses. Pray for them. Pray for them. Diba? Yan, yung parents, hindi, pero yung dalawa eh, yung sister lang yung nakikita namin. Dalawa yan, mali lang away sila. Andun yung presensya ng kanilang anak. Ano bang dapat natin gawin as a Christian? Ano ba yung idea? Guide them. Okay. Bata, siya yung bata, nagsisigarilyo. Yung mga nasa imprison. So as a Christian, brothers and sisters, so pag ganyan yung nag-aaway yung parents, mayroong Christian way kasi na ano, yung pag-handle ng ano, arguments sa mag-asawa. Diba? As a Christian, dapat if we really live a life na we follow the guide of the Holy Spirit, so mayroong Christian way na ano, na discussion
yung mag-asawa. Hindi first of una dapat hindi sa harap ng ano, di ba? Harap ng bata, tapos yung boses natin dapat inaano lang. Pag hot sisis, dapat si bro kalma lang. Pag si bro naman yung ano, dapat sisis kalma lang para kasi pag parehas ano, hot, diyan yung magsisimula yung ano eh, pagtaas ng boses. Ayun, hot na yung medyo natin ngayon. So, yun. At ang bata, nagsisiguro niyo. Pag may nakita tayong ganito, ano na yung dapat natin gawin? Di ba? Sabihan natin, i-educate natin. Sa health, masama yun. Di ba? Yung pangbawal ng magulang, binibili ng ano, di ba? Hindi nila alam, yung magulang nila is talagang nagsikap. Halos hindi na may provide kahit yung pangbawal, kahit yung mga pagkain. So, we need to educate pag meron tayong makikita ng ganyan. Yung kanina naman, yung may sakit, you need to, ano, mga kapatid, especially our parents, yung mga tanda na, you need to, ano, then take care of them. Diba? Yung mga nasa gulungan, so, pwede natin silang, ano, puntahan, i-visit natin. So, I want to share on this one, the judgment of the nation, Matthew 25, so this one mga brothers and sisters, parehong ito yung ano yung 7 corporal roles of mercy, yung feed the hungry, yung clothe the naked, give drinks to the ano yung nauuhaw. So ang sabi dito mga kapatid, so so, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you took care of me. I was in prison and you visited me. So then the righteous will answer him, Lord, when was it that we saw you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? And when was it that we saw you a stranger and welcomed you, for naked and gave you clothing? And when was it that we saw you sick or in prison and visited you? And the king will answer them, truly I tell you, just as you did it to one of the least of my who are members of my family, you did it to me. So brothers and sisters, kung ano yung ginawa natin, especially itong sa mga neighbors natin na talagang walang wala, yan din natin ginawa sa ating Panginoon. Yeah. Loving God and loving neighbor form inseparable core of the Christian life. So pag sinabi natin Christianity, brothers and sisters, it is a life of a spiritual union with Christ. It is a faith in Christ, love for Christ, and obedience in Christ. So, we cannot love brothers and sisters. We cannot say that I love you, Lord. And dapat ano eh, parehas eh. When we say I love you, Lord, dapat mahalin yung neighbor natin. So these two brothers and sisters, loving God and neighbor, it goes together. Parang kayo lang, di ba? Parang kayo lang. You are here, mga brothers, as a couple. So, you cannot go without the other. So, hindi natin pwedeng sabihin na I love you, Lord, and you don't care, and you don't love your neighbor, mga kapatid. So, parang tayo na ani dito. So, so parang as a husband and wife, parang you are here to know God more, di ba? So you are as a husband and wife, you are each one of you complement each other. So you are inseparable core. So that's why you tinawag kayo ng ating Panginoon to be together, brothers and sisters, as a husband and wife. So hindi natin piling you cannot do like si brother husband lang o kaya si sister wife lang.
you complement each other, mga kapatid. So pag importante si wife and also si husband is also important. You complement each other. So that is why God called you kumaga kumaga two different person, the husband and wife, and put together as one by our Lord, and you are inseparable core. So it's the same thing, brothers and sisters, in loving God and loving neighbor. It has to go hand in hand. So hindi natin pwedeng sabihin na I love you Lord, di ba? Hindi natin sabihin na I love you Lord and then you are not showing. If you say I love you Lord, you should show also, brothers and sisters, sa ating neighbor. Because loving our neighbor, you are assuring your love to God. You're assuring your love to God, brothers and sisters. So, pag yung talagang sinabi mo na, ano ba, yung talagang sinabi mo na, I love you, Lord, and because of that love, Lord, I want to share my love to my neighbors. I want to share that love to my husband. I want to share that love to my wife. I want to share that love to my children. Or I want to share that love to my neighbors. Brothers and sisters, so, loving our neighbors, we are assuring God how strong our love to Him. So, yan. So, it needs to be goes hand in hand, mga kapatid. So, hindi tayo pwedeng sabihin na grow na sure, pwede bang loving God lang or loving neighbor lang. So, hindi po pwede. So, sa talk na to is it's more about love. So, ano ba yung definition ng love according to the Bible? So, from 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, mga kapatid, it says love is patient, di ba? Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Diba? So it keep no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, and always persevere. So loving God is our highest ideal. So maybe in our life, brothers and sisters, maybe in our private life or family life, we have our ideal, yung mga plano natin sa buhay, kumbaga yung mga gusto natin sa buhay, di ba? So ito yung mga priorities natin in life, di ba? So siguro yung iba sa atin mayroong mga ideal na gusto natin na magkaroon ng bahay or malaking bahay. Sino bang gusto magkaroon dito ng malaking bahay? Diba? Lahat naman, di ba? Or gusto magkaroon ng malaking pamilya? Or gusto magkaroon ng trabaho? Yung may malaking sweldo? Or tumaas yung sweldo? Di ba? Sino may gusto tumaas yung sweldo natin? Lahat naman, di ba? Tabaw, yes, si Lord ang bahala niyan. Tumasim siya ito, si Lord ang bahala niyan, mga brothers and sisters. So those ideas, mga kapatid, are not bad ideals, but those are good ideals. But what is important, brothers and sisters, is yung mga ideals na yun ay hindi dapat sila yung ano, top priorities natin. Hindi dapat sila yung nasa number one list ng ano, mga ideals natin in life. But we should put our highest ideal in life. Yung pinakamataas dapat is yung loving God. Why? Why, brothers and sisters, bakit natin sinasabi na loving God is our highest ideal? Bakit? Bakit kaya? It because pag we put God at your as your highest priority in life,
as your number one, the highest ideal in life, you will start loving all the things that you have in life, mga kapatid. Ang lahat ng bagay na meron ka, kahit yung simpleng bagay, matutunan mong mahalin kung ano yung meron ka, kung ano yung current status mo, kung ano yung tahanan mo ngayon, kung ano yung sasakyan mo ngayon, kung ano yung trabaho mo ngayon. If you put God as the center of your life, at the highest priority of your life, yung number one ka, kumbaga, your highest ideal, di ba? Lahat ng yung brothers and sisters, matutunan mong mahalin. Because God knows kung ano yung ano, pangangailangan mo, kung ano yung needs mo, kung ano yung sa current status mo now, kung ano yung talagang ano kinakailangan mo sa buhay mo ngayon, alam ni Lord. Kasi si Lord, brothers and sisters, he is not giving yung mga things na hindi natin kailangan. Pag ibinigay niya sa atin, talagang he makes sure na those things na ibibigay niya is you will appreciate, brothers and sisters. You will treasure it. So, di ba? So, it may not be the thing that you have to ask for, but hindi yung mga bagay, di ba? Minsan, nag-pray tayo, tapos yung dumadating na biyaya ng Panginoon is iba. Di ba? Yun ang ibig kong sabihin. Brothers and sisters. Alam mo? Cellphone na yun. Akala ko ano na, I'm stuck na. You know, pagpaguhan ka, yun ang nanginginig yung buhon. Manginginig lahat. Diba? So, yun, diba? Minsan, mayroong dumarating sa buhay natin na hindi naman natin yung pinag-pray. But suddenly, you will realize yung moves ni Lord. Diba? Yung hiningi natin ito, tapos yung ibinigay naman, iba. After, at the end of the day, you will realize, brothers and sisters, na tama pala si Lord, kailangan ko pala ng ganito. Hindi ko na isip, ito pala yung kailangan namin ng aming pamilya. Ito pala yung kailangan namin para mag-grow, para mas maging strong pa. Diba? So, yun. So, we should put God first, brothers and sisters, our highest ideal. We should put God as our top priority by loving Him. So, minsan sinasabi natin, itong asawa ko, ito yung pinagdasal ko dati. Di ba? Pwede bang mag-request, mga kapatid? Pwede nyo pang tignan yung nasa gilid nyo. Siguro, ano na lang, pikit ka na lang mo rin. Tignan nyo po yung si brother husband, si brother wife. Ayos to, ayos po. Huwag po kayo mahiya. Sawin niyo iba. Di ba? Yung feelings ko. Mamaya bro. Feelings na mamaya. Holding hands pa. So, at sabihin, sila ba yung pinagdasal natin? Yes. Pagtas mo na kamay. Pagtas mo. Sila ba yung idea, woman, ng ating buhay? Yes. Amen. Yes. Ask po yung kamay kung ano. Binibor na kataas kami eh. Mabro! Kasi si talagang sa iyo may ideal na ano ba eh. Totoo yun. Sa iyo may ideal na ano. Ideal woman ko. Di ba? Maswerte ni Six? So maybe yung iba hindi si sis o si puro yung idea naman o kuman ng buhay natin, pero balikan ko natin yung sinabi natin kanina. Alam ni Lord, brothers and sisters, kung sino yung karapat-dapat sa buhay mo, kung sino yung magbibigay ng kaligayahan at magpapasaya sa buhay mo. In short, mga kapatid, kumbaga, sila yung perfect companion mo sa buhay mo. So, alam ni Lord yan. So, make it a point, brothers and sisters, that loving God is our highest ideal above all things, because in loving God, brothers and sisters, so, yun nga, ang sabi ko kanina, we can learn to love na kung ano yung meron tayo, because that love, brothers and sisters, overcome all the things
all the things in this world. So the first is this book of Mark, chapter 12, verse 30. Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, himay-himayin po natin itong verse na ito, brothers and sisters. So, kasi lahat ng app ng nandito kasi sa talk, itong verse na ito. So, from this verse, brothers and sisters, you are being told to love God with all our fullness. Umaga. So, sabi nga sa last talk, Repentance and Faith, sabi nga ni Bro Ian, sabi si Bro Ian dito, nag-share ng video na nakaiyak sa akin last time. Sino bang umiyak sa video na yun? Wala. Marami pa lang. Kasi sa video na yun, brothers and sisters, parang si Lord God, di ba? Pag tayo'y nadapa, andyan siya, mag-rescue agad. Andyan siya. So that that moment, brothers and sisters, na ano po yung video na yun. Yung reflection ko is, kasi yung pagkano talaga namin ni sister, talagang ang hirap talaga. Halos naka-ano lang kami sa parents namin. Yung pinag-aaral si sis, walang baong umulan umaraw, naglalakad. Yung papuntang work, hindi niya sinusot yung ano niya, yung school shoes. May ano pa siya, yung normal lang, yung chinelas, para hindi madaling masira. Ganun. Okay, salut. So, yun. But through God's love, brothers and sisters, naging successful naman kami mag-asawa. And mas umiyak ako doon sa video na yun kasi I remember my father. Wala nagsay yung father ko sa langit na. He is a retired army. So, umaga, hindi siya yung ordinary na he is a combat awardee. Kulang na lang makuha na yung ano eh. Dapat kasi tatlo yung medal niya eh. Yung hindi lang niya nakuha. Umaga, hindi na natin yun. Umaga, na-remember ko yung ginawa ng father ko. From nasa Lanao, from Misamis Oriental, nalipat sila sa Davao City. Kaya yung Davao City nga, di ba, one of the safest city. Kasi yan yung one of the legacy ng father ko, yung Davao City. Kung mag-stop ranger battalion sila, bago sila sa Davao City, nag-operation sila ng 6 days sa bundok. Tapos tumawag yung from the headquarters, tumawag yung mother ko na 50-50 yung kapatid ko. That time, maybe I'm 3 years old, yung kapatid ko nasa mga 1.5 siguro. So, ang ginawa ng father ko, nasa bundok siya, sa kaligitnaan ng operation. 6 days, brothers and sisters, naglalakad sila sa bundok. Hindi nila alam yung daan kasi bago lang sila. Bumalik siya sa Davao City mismo. Kinuha na lang niya, takbo within half day. 6 days na naglalakad. Inanaw niya yung buhay niya. Kahit possible na may kalaban na matakuan niya sa daan, but sa 6 days, dahil gusto niya mabuhay yung kapatid ko, para ma-pray over niya lang, para mabuhay. Half day lang, brothers and sisters, nagawa niya. At habang sa half day na yun, ilang beses siya ng MPA na nakatakbo niya. Pero hindi siya nag-engage kasi ang iniisip niya is yung kapatid ko. So umuwi siyang isa, hindi kasama yung mga yung tropa niya. Siya lang ang isa, brothers and sisters. Inano yung buhay niya. Possible na pwede siyang maano sa daan. So, but God's mercy, brothers and sisters, nabuhay po yung kapatid ko. At ngayon, meron ng isang anak. Nurse din po siya. At yung pangasawa din niya is official ng police. So, ganun. Yun, yun nga, yung sa talk number 3 about sa repentance and faith, yung sabi nga ni Bro Ian, so we have to offer ourselves to God. We have to really surrender ourselves to God.
So we have to really love God wholeheartedly. Yung talagang pagmamahal na, no, kumaga talagang sik-sik-lik-lik na pagmamahal dapat yung ibibigay natin sa ating Panginoon, brothers and sisters. Hindi lang yung hap-hap lang. Talagang umaapaw talaga. So hindi pwede makapanin na yung in loving God, hindi pwede na yung heart lang, tapos yung mind, soul, and yung strength natin is napunta sa iba. Dapat talaga, if you love God, yung wholeness mo talaga. You need to love God with all your heart, soul, mind, and strength, brothers and sisters. So, loving God with all your heart. Yan. Pag sinabi natin yung heart, di ba, minsan na heart overpowers mind natin. Sabi nga, pag sa pag-ibig, hindi mo ginagamit yung isip mo. May nasabihan ba ng ganito sa ng mga magulang natin? Yung mga ganun, hindi mo ginagamit yung isip mo in a way, yung pagpili ng papangasawa mo o yung magiging kaibigan mo. Siguro, wala naman, no? Kasi ako, hindi ako na, pag sabihan, no, naging proud pa yung papa ko, eh. Naging proud pa yung parents ko. So, yun. Heart, brothers and sisters, in a biblical meaning, in a biblical understanding, heart is a seat of intelligence and decision. Okay? So in modern English, it would be equivalent to mind or will. So it includes intellectual thought and will, along with feelings or emotions. So when you say heart, mga kapatid, it always boils down to feelings and emotion, di ba? Kaya minsan sinasabi natin na broken-hearted, di ba? Kasi nasaktan ng kalusan sa ginawa ng ng kapamilya natin o mahal natin sa buhay. So heart is also symbol of the core of who the man is. Di ba? Kumbaga yung binintuang puso. Kung anong klaseng tao siya, di ba? Kung siya ba ay mabait, kung siya ba ay pagmamahal, likas na pagmamahal, kung siya ba ay isang likas na patulungin, di ba? So, from Proverbs chapter 24 verse 19, as one face differs from another, so does the heart, so does human heart from another. So, kapag sa ating mga kapatid, iba-iba yung mga natin, ganun din yung ating puso. Iba-iba din. Yung ibig sabihin, yung pagkatao natin, iba-iba din. Hindi tayo magkatulad. Ibig si husband, iba yung ugali niya, iba yung imahe niya, ganun din si sister wife. So, from Proverbs din, mga kapatid, Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Brothers and sisters, we need also to guard our heart, you know. Kasi kung ano yung laman ng puso natin, yun din yung imahe natin. Yan din yung lumalabas sa bibig natin. Yan din yung feelings natin, yung actions natin. Di ba? So, every time and then, we need to check the status of our heart. Kung mayroong mga elemento na hindi bilong, kumbaga yung mga hindi magandang gawain na nasa puso natin, we need to pray to God na alisin yun para yung void sa puso natin, brothers and sisters, is ma-fill ng kumbaga punuan ng ating Panginoon with His Holy Spirit, with His love. Kasi pag love yung nasa puso natin, brothers and sisters, yun nga ang, di ba, yung definition kanina, yung love is patient, love is kind, di ba? Yan yung magiging imahe natin. Kung ano yung status ng heart, tandaan po natin, brothers and sisters, kung ano yung status ng heart natin, yan yung magiging imahe natin. To love God with all our heart means to be totally committed to Him. So,
totally committed. So to love God, mga kapatid, it's a commitment to seek the Lord first and foremost. So it is a decision to put God first, to be loyal to Him, to place His will and interest above our own. So parang kayong dalawa, mga brothers and sisters, you are committed to each other, di ba? You are committed to your husband, you are committed to your wife, you are committed sa ano, sa mga as a married couple, you are committed as a in your marriage, di ba? Kaya andito kayo ngayon because you offer your love, you offer your marriage, you attend sa ano, sa CLP natin ngayon, you offer your time. So it proves, brothers and sisters, that you love one another. So it only proves na ano, na talagang mahal niyo si Lord. It only proves na talagang you offer your family, you offer your life, you offer your marriage, because you are here to know more God, kumaga, at maging parte siya ng buhay natin. So, ito yung tanong, mga kapatid, para tanong na how do we put God first and foremost in our life? So, siguro, I believe yung answer dito is a very simple, no, brothers and sisters. So, it is nearly a decision to obey Him, di ba? So, obeying God, brothers and sisters, is a one way na umaga sa... So, it is a way to put God first and foremost in our life. So, umaga sa Book of John, chapter 14, verse 15, sabi dito, if you love me, you will keep my commandments. Diba? So, memorize na ba natin yung 10 commandments ng ating Panginoon? Diba? So, if you love God, you will keep His commandments. So, yun. To put God first and foremost in our life, brothers and sisters, we need to also develop a personal relationship sa ating Panginoon. So, ano ba yun? When you say personal relationship, we need to spend time with God in prayer, diba? In scripture. So, yun. It's very important na ano, na dapat meron tayong personal relationship sa ating Panginoon through prayer and reading scriptures. Diba? Sabi nga, that family prays together, stays together. Diba? Loving God with all our mind and soul. So, we love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts, free from uncharitable thoughts, free from suspicion that constrains relationship, and free from worries, knowing that God will take care of us. It's very important, mga kapatid, na knowing that God will take care of us. So, if we believe God, if we have faith, believing God that He will take care of us, brothers and sisters, that is enough na lahat ng mga worries natin is mawala na yun sa ating buhay. So, we need to empty ourselves so that God can fill us. So, we need to empty ourselves from negative things that's going on in the world right now, di ba? Ngayon, yung social media, bali siya nung high-tech, di ba? So, ang karamihan magiging preoccupied, na especially these times na pandemic, di ba? Lahat ng tao, siguro lahat naman, halos lahat naman may worries that time, di ba? Within 3 years, di ba? Baka worries natin sa company natin, or job loss, sickness, di ba? Yung salary reduction. So we need to empty ourselves, brothers and sisters. Yung nga, sinasabi ko kanina,
if we empty ourselves, yung void na yun is pupunuan ng ating Panginoon. Mga kapatid, we should be also very discerning or knowledgeable in terms of using the social media. Kasi pag maapektuhan yung mind natin, mga brothers and sisters, pag napulyot na tayo, it's really sure na it will harm us, mga kapatid. So, what we watch, mga brothers and sisters, what we read and listen, we hope na hindi makapekto sa atin. We hope na kumbaga, kung ano yung tinitignan natin sa cellphone natin, sa laptop, kung ano yung scroll up, scroll down, we hope that it will help us to be a better Christian, to be a better spouse, to be a better parents, or to be a better neighbor. So we need to pray, mga kapatid, na yung mga decisions natin in life, yung mga choices natin, it must be guided by the Lord, by the word of the Lord, and not by the way of the world. So we can love God with all our soul by being a disposal for this purpose and by thinking of ways to serve God. So by you being here, mga kapatid, you offer your time, you offer your family, you are offering your relationship as a husband and wife, you are offering your love for each other by attending the selfie, brothers and sisters. At the end of the day, mga kapatid, we are all servants of God, diba? Ang Panginoon ay may ibigay sa atin na mission. May kanya-kanya tayong mission, mga brothers and sisters. We are called by God to work in His vineyard. Kumbaga. So, diba? Napakasarap pakinggan na tinawag ka ng Panginoon to be one of the to be one of the servant to build His kingdom sa mundong ito. Diba? Kumbaga, kingdom builder ng Panginoon. Diba? Ang sarap pakinggan, tinawag ka ng Panginoon. Diba? So loving God with all our strength. Sino ba mahilig mag-gym dito? Andrew, Dr. Yon, muna na. Break man. Di ba yun? Sino ba yung mahilig mag-gym dito? Yung mga naking katawan. Kung may mga maskulo. Di ba? Kasi dapat yung strength natin, brothers and sisters, gamitin natin in serving the Lord. Kasi yung lakas natin ay nagagaling sa Kanya. Okay. So ito yung strength na sinasabi ko. So loving God with all our strength means giving God our time, talent, and treasures. Mga kapatid, ito yung greatest na sinasabi natin, yung strength natin. Ito, glorify our God. So maybe we believe, brothers and sisters, na yung treaties na ito ay pag-aari natin. Brothers and sisters, yung time, talent, and treasure, ay ito yung God-given gifts na ibinigay niya sa atin para gamitin natin in service. Yung sinasabi ko kanina, building the kingdom of God. So, if you are familiar with the parable of the talents, di ba? Meron din sa Luke, same din sila, yung parable of the 10 pounds, di ba? Yung Good Samaritan, yung mga okay. So, to use our time, brothers and sisters, so, hindi naman natin gamitin through visiting the sick, serving the parish, offering yourselves, di ba? Yung treasure, yung example, yung pag-offer natin sa simbahan. So, di ba, pag-open natin ng water, ano ba yung tinitignan natin? Una, yung malaking bill ba o yung maliit? So, yung maliit ba?
So siguro after nito yung siguro nasa middle na. Kung walang iba, yung pinakamalaking bill. Minsan meron ganun eh. 1,000 dirham yung sa wallet mo eh. No choice, di ba? No choice, pwede natin ibigay yun. And I witness mga kapatid. Siguro nasa ano, grade 1 ako. 1,000 bill yung nasa wallet ng father ko. Yun yung binigay niya, walang iba. Kaya pag uwi namin, no, nag-antay na lang kami ng ano, yung 6x6, yung sasakyan ng ano. Kasi wala na kami, ano, papapasahe, wala na. So, yung talent, kung sino marunong kumanta, meron tayong music man. Ito, sila. Yung sharing their ano, mga kapatid talents sa pag-gitara, sa pagkanta. Kung marunong magluto, pwede naman. So, loving our neighbor as ourselves. So, we all know kung paano po natin minahal yung ating sarili, ganun din po dapat yung pamamahal natin sa ating kapwa. So, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest in the first commandments. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Undo and all the prophets depend on these two commandments, man kapatid. So loving our neighbor, mga brothers and sisters, is not an option, but it is a commandment from our Lord. So our perfect models for loving God are Jesus and Mary, di ba? Like Mary, yung di ba, if you are, ano naman, na-familiar tayo sa yung story, yung sinugo ni God the Father, si Angel Gabriel, di ba? So, di ba, ang sagot ni Mary is, ang sagot niya doon is, behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Di ba, that time, brothers and sisters, pag buntis ka, wala kang husband, is my punishment. And ang punishment is not hindi mo nilalang. Nagpapaturin ka na, stone to death. So, but Mother Mary is very obedient sa ating Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip. So, if we love God, we need to obey God. So, same as Jesus Christ, obeying His Father. So, love as Jesus loved. I give you a new commandment. Love one another as I have. Love you, so you also love one another. So, it's very clear, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ command us to love one another. Not because we love ourselves, but to love one another as Jesus loves. So, diba? Bumaba pa si Lord from heaven to demonstrate yung love by Himself. So, umaga... nag-demonstrate siya, mga kapatid, para ano, you need to follow Jesus Christ. Kung ano yung ginawa niya, you need to follow. So, you need to follow yung na-perform niya na love, which is the highest love. Yan yung tinatawag natin na selfless love. So, baga, yung sinabi ni sa talk number 2 at ayan, yung agape. Agape. Selfless love. Agape is the highest level of love to offer. It's given without any expectation of receiving anything or in return. So, to lay down one's life for his friend, brothers and sisters, ang ginawa ni Lord Jesus Christ, kung nag-sacrifice siya, agape love po yung mga mga. So, who is my neighbor? Yan ang tanong. The whole deep of the meaning of Jesus Christ's teachings on loving our neighbors is the parable of the Samaritan. Diba? Lahat naman tayo, alam natin yung ano, parable of the Samaritan, brothers and sisters. Diba? Yung priest na nagdaan, nag-iba siya ng ano, direction niya. Yung Jews na ano, same Jews siya, dapat siya yung ano, tulong. Ganun din. Yung ibang lahat, ganun din. But yung Samaritan, that time, yung mga Samaritan at saka Jews, brothers and sisters, hindi sila pwedeng ipagsama sa isang kwarto. Hindi sila dapat pwedeng magtinginan. Kahit ano lang. Kasi mayroong connection sa ano, between sa Jews at saka sa Samaritan. But yung Samaritan, brothers and sisters,
siya yung pinuntahan niya, binigyan niya ng ano, napo siya ng oil sa wine, inipak niya yung ano, yung victim, inihitan niya sa yung parang ano, yung parang bahay na ano, paggamutan. Tapos before niya iniwan yung pinili niya sa ano, sa mga gamot ng pera, kung ano bang kailangan, babalik siya saka babayaran niya yung ano, mga gamot. So why mga kapatid yung ano, ginamit ng Panginoon na yung Samaritan? It's the same with the sa inukoy ni Lord dun sa Samaritan na Samaritan woman, yung nag-asya ng water. Tapos nag-offer si Lord ng ano, yung tubig na kung saan ay hindi ka na pwedeng magpukaw pa. Bakit kaya? Yung Samaritan yung ginamit ni Lord. Bakit kaya mga kapatid? Because by doing that, brothers and sisters, by showing love sa ating mga kahit sa enemy, sa neighbors natin, di ba? It's like sowing seeds, brothers and sisters. Parang kang nagtatanim ng spiritual seeds. Itinanim mo sa puso na ng iyong kaway sa mga taong hindi mo kilala. And the effect, brothers and sisters, is a long-lasting. Kumbaga generation to generation yun, mga kapatid. Like seeds, pag itinanim mo, tutubo mo muna ng marami. How about yung spiritual seeds? Yung Word of God. Yan yung itinanim natin sa kapwa natin, di ba? So I am being neighbor to others. So naging neighbor ba tayo sa ano, sa ating kapwa, di ba? So palagi nating isipin, brothers and sisters, na ano, to treat our family, to treat our neighbors, dapat pantay-pantay. Walang ano, dapat yung pagmamahal natin is yung love natin na ibibigay sa kanila is yung unconditional love, yung walang kondisyon, yung walang hinihiling na kapalit. So dapat hindi na natin hintayin, dapat tayo na yung mag-execute ng moves, mga kapatid. Kumbaga patagal na natin na kumbaga pag nakita natin na kailangan nila ng dapat we need to act, mga kapatid, huwag nang ingantayin na sila yung lalapit. Diba? Kasi hindi naman lahat, kasi minsan nagdadalawang isip tayo kasi nasa isip natin baka yung problema ng ating kapatid is yung financial. Hindi naman lahat financial yung yung pangangailangan. Minsan kailangan na nila ng yung karamay, kung may kausap, gano'n. So loving God and loving neighbor have been linked to the vertical and the horizontal part of the cross. One directs upward to God, while the other directs horizontal toward our fellow men. So directs upward to God. Mga brothers, mga kapatid, lagi natin tandaan to love our God. We need to prioritize God as our highest ideal in life. So we need to love our God with all our hearts, mind, soul, and spirit. Mga kapatid, so ganun din po sa neighbor. So as we love God, we need also to love our neighbor, brothers and sisters. And now, as tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon, di ba? Wala siyang pinipili. Mayaman ka man o mahirap, educated ka man o hindi, Jew ka man o Samaritan, mahal ka ng Panginoon, and Jesus Christ is neighbor for all of us, brothers and sisters. So, loving God and loving neighbor is inseparable for mga kapatid. So, by that, God be praised. May share po. Sure, alam, hindi niya alam na ako pala yun. Kali, ini-insist ko lang pala sa rin, hindi mag-share. Sisi. Brothers and sisters, ako nga pala yung wife ni Bro, no? Masyado sa kiyay, ako opposite naman, masyadong mga palimos. Okay? So meron ko ako, di ko dito, just to
share our life story, hindi love story ha, life story. Okay. So ayun nga, sabi nga ni bro, talagang struggles kami from the start. Pero ayun nga, in-enjoy namin yung life. And then when you go back and see the life na na-experience mo, alam na experience natin, ay, I'm proud, oh, 'di ba? So medyo ano, hindi naman ako black sheep sa family, but mapasaway ako, hindi ko alam kung sino mapasaway dito. Pasaway ako kung sinabi ng mama at papa hindi. Ganun pa rin, no, 'di ba? So before ko nag-commit sa kanya, sabi ng papa ko, mag-asawa ka, hindi. Sabi ko, mag-asawa, pak! Sampal. Ulitin ko, mag-asawa ka, hindi. Mag-asawa, pak! Sampal na naman. Eh, wala makuha si papa eh. Siyempre, gusto ko mag-asawa. Binlockmail niya kasi ako. Sabi niya, hindi niya daw siya magpakita sa akin pag sabi ko, o sige, hindi mo na ako mag-asawa. Pero totoo yun, sabi niya, hindi mo na ako makita kapag pagkasabihin mo na hindi ka mag-aasawa. So yun, may consent po yung pag-aasawa namin sa church. Hindi kami pwede, di ba, kapag kagano, kailangan ng consent? Kasi ako, ano na ako eh, 19. Okay. So ayan, marami kaming mga experiences in life, but I want to encourage all of the couples here. Hindi po kami yung tumawag sa inyo. Talagang si Lord yan. Diba? Diba bro? Amen. Okay. So, yan. So, si Lord talaga yan. Alam ni Lord kasi kung ano yung nasa future natin, diba? So, kung ano lang yung kaya ng kamay natin, doon lang tayo, doon tayo sa present. Hindi yung bukas, hindi natin alam kung buhay tayo bukas, diba? But anyway, pinipray natin yung kay Lord, okay? I lost two younger siblings, okay? Yung talagang dalawang bunso namin. Yun yung sinasabi ni bro, na talagang typhoon. Okay, tsunami ng buhay namin. Tatlong lives po yung nawala ng 2019. Kaya yung pangalan namin na si Mayor Azarel, God's Help. Azarel sa Bible is God's Help. Okay? So ayan. Nawala yung bunso namin na babae na lalaki, nawala si papa niya. So ganoon, talagang struggle kami. At saka yung pagkawala is talagang unexpected. Alam mo yung healthy si papa niya eh. Talagang ang lakas, hindi mo talaga ma-imagine na in just 1 month or two months, okay? So, na-diagnose kasi si papa niya na parang hindi namin alam. Most probably, it's cancer, four stage ng pancreatic. My sister is nag-commit ng suicide, okay? Nagka-depression siya, nag-commit siya ng suicide. In less than three months, ang kapatid ko, yung pinakabunso na lalaki, the only boy namin, is na-disgrasya sa motor. Mahilig kasi siya mag-motor. So, ayun. So, to the extent na hindi mo talaga alam kung anong gawin mo sa buhay mo, we submit ourselves to the Lord. Kasi yun yung sabi sa verses, which is hindi ko masyadong memorize. Those who are burdened, like having sorrows and burden, come to me and I will give you rest. Okay? So, sinasabi na yun ni Lord sa akin, kasi sino nakarinig nun or naka-encounter ng mga verses? Raise your hand. Okay. Di ba na-encounter na natin yun? Pero talagang stubborn tayo, no? Pag may problema tayo, talagang tayo magsusulve. Expert tayo eh. With our own strength and with our understanding, with our own capability, talagang sinusulve natin. Di ba? Hindi na napo-forget natin, napo-forget natin yung si Lord eh, na come to me. Nag-aantay lang siya, napunta tayo sa kanya. Okay? So, maraming miracles, my mga brothers and sisters, na siguro nga talagang ma-amaze kayo sa miracles na kami kasama sarili namin. Okay? But, just stay lang tayo kay Lord all of the time. Pains are there, suffering are there, but hindi si Lord yung nagko-cause ng pain and suffering, except for the enemy. Okay? So, sa Book of Daniel nga, ayaw kong mamimiss ko to. Sa Book of Daniel, okay, yung si Angel Messenger, binigay sa kanya, may sasabihin yung Angel Messenger sa kay Daniel. Pero anong sabi ng Angel? Sabi niya, I was late for 3 weeks kasi inoppose ako ng Angel Demon. Kasi, ang gusto ng demon na angel na yun, hindi siya makakarating kay Daniel. Kasi ang God the Father, meron siyang message kay Daniel na ibibigay doon for the sake of the future. Pero, kita nyo, may demon nag-exist. Okay? The angel demon. Hamakay mo, may defeat yung angel ni God na messenger. Pero you know what? Basahin nyo yan, mga brothers and sisters.
there is a the general angel who came to the rescue. Sino may alam? Sino kaya yun? Sino yun? Michael. Yes, exactly. So si Michael, Angel Michael po yung dumating at saka nag-intervene. Kaya naka-escape yung messenger angel. Okay? So another thing is Little James. Kung kilala niyo si James sa Bible. So si Little James is lumpo. Lumpo siya, di ba? So pero disciple siya ni Lord. Nag-heal siya ng mga sick, nag-heal siya ng mga sickness and so on. And then sabi niya kay Jesus Christ, Jesus, may sabihin ako sa iyo. Gusto kitang kausapin, nahihiya ako, pero may sabihin ako sa'yo, ano yun, James? Bakit hindi mo ako kayong i-heal? Ay, hindi sabi, bakit ayaw mo akong i-heal? May sakit ako, di ba? Paano ako makakapag-preach? Paano ako makapagturo? Na ako nga, hindi nga ako nakakalakad ng maayos. So sabi ni Jesus Christ, kung will ng God the Father, mahihil ka. Pero, God, I have a bigger purpose to you. Hindi na-heal si James. Okay? Kasi sabi ni Lord, I can make miracles, hundreds, thousands, and millions of miracles about healing, about bringing death to life. But the struggles of the people, the struggles of my children are if you are in pain and agony, you're gonna lose your grip. Mawawala ka. Hindi ba na-feel natin yun? Kapag in pain tayo, may problem tayo in life, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ganyan. So, ang purpose ni Little James is yun. Okay? So, maraming mga miracles, pero gusto ni Lord talaga yung medyo complicated ones. Kaya kung minsan may mga problems tayo in life natin, hold on tayo kay Little James. We have a bigger purpose. Go lang. Push lang ng go. Push lang ng push. Sabihin lang natin, Lord, please guide me and give me strength. Ganun lang. So, ayan lang po mga brothers and sisters. Thank you. Thank you.